Hello mga guys! Welcome to my YouTube channel, Hermotech. Kasi ngayon hindi muna tayo mag-ayos ng mga component o kaya TV. Isa naman itong gas stove, Nikon, yung brand niya. Ang complaint dito ay sa chapel ito ginagamit eh. Ang complaint dito ay hindi na siya nag-i-ignite. Ayan oh, parang hindi na siya lumalagati. Napipihit siya pero ayan, hindi siya nag-i-ignite. Kailangan mo pang sindihan dito bago magkaroon ng apoy. Ngayon, titingnan natin kung ma-remedyo ang kaya minsan sa spring ito eh. Dahil lagi akong ginagawa. Tsaka ituro ko na rin sa inyo kung paano ayusin yung gas stove na kahit nakapull na yung ano niya rito, knob, yung bulb niya nakapull na, ay mahina pa rin yung apoy. Madali lang yun eh. Kaya minsan nakikita ko sa junk shop, mga bago pa. Kasi karamihan talaga sa ating mga viewers ay hindi alam yung linisin. Ipapakita ko sa inyo kung paano linisin para lumakasuli yung apoy. Ngayon, unahin muna natin itong ano, yung igniter niya. Ngayon, tatanggalin natin yung knob. Yan. Tapos, yung dalawang bolt. Yan. Yan na siya. Karamihan ito hindi alam to eh. Tapos halimbawa yung apoy niya ay masyadong madilaw, ituturo ko rin sa inyo kung paano yan i-adjust kasi minsan hindi talaga alam to eh. Para may knowledge din karamihan sa ating mga viewers, hindi alam. Yung iba alam pero minsan kasi hindi alam. Kaya yung ating kasirulay minsan nangingitim na kasi dapat yung apoy nito ay kulay blue. Ngayon ituturo ko sa inyo, babalik na rin na natin. Ayan. Tanggalin natin tong kasi nandito sa loob yung igniter niya eh. Medyo matigas na. Yung adjustment nga pala ng ating apoy ay ito, yung sa kulay blue niya, yan. Pag halimbawa nakaganyan yan dahil ito may butas tong dalawa, yan. Halimbawa nakasara yan, ang ating apoy ay kulay dilaw na parang mausok. Ngayon kailangan talaga para ma-adjust mo yan, unti-unti mo yan para may pumasok na hangin dito. Unti-unting magkukulay blue yung ating ano, yung ating apoy. Eh, tapos iganyan nyo. Kung halimbawa, depende sa inyo kung anong gusto nyo yung klaseng apoy, basta ito lang yung adjustment niya lagi, itong ano nito. Tapos yung halimbawa, mahina yung apoy niya kahit nakapull na, dito may lilinisin lang dito, gakarayom ang butas sa loob, tatanggalin natin yan mamaya. Unahin muna natin to. Ayan. Medyo matikas. Ayan na, nakalas ko na siya. Medyo mahirap tanggalin to eh. Kaya kinalas ko na lang pati yung ano niya, yung tube niya. Ngayon dito yung paglinis sa halimbawa mahina na yung apoy niya kahit naka-full volume naka-full na yung bulb niya. Ayan, tatanggalin lang natin 'yan. Itong tanso. May butas 'yan sa loob na gakarayom lang eh. Minsan 'yan ang nagbabara eh. Ayan. Yang ganyan. Ang gawin natin ay may karayom tayo dito, susundutin lang natin ng ganyan 'no. Ayan. Gaganyanin lang natin. Yan, babalik na sa normal yung apoy niya. Yung malakas na. Yan, ganyan lang. Yan, tapos ibalik natin uli. Kasi ito ang nagsusupply ng gas eh, papunta sa burner. Yan, ibalik na natin dyan. Ayan. Ayan yung ating igniter ay nandito. Tingnan natin ko kung malambot ba. Ayan, medyo malambot ito. Yung dalawa rito matigas eh. Ayan, ito. Titingnan natin kung bakit hindi na umakyat to. May spring ito eh.
Yan. Ayan, okay pa naman. Ngayon kasi, kaya siguro hindi to sumasama dahil yung ating spring ay hindi umiikot. Ito kasi may slot, napapansin nyo may slot to yung ating spring yan. Dito yan tumatama sa guhit niya. Ganyan. Kailangan, at saka ito may ano, kailangan yung pag pinasok mo ito doon, kailangan iikutin natin ng pagganon para lagi siyang nakaganon. Nakaganon siya. Kasi doon sa sayad yan eh. Doon oh. Ayan, yun yun. Doon yan sa sayad sa loob sa parang ano na yan, yung nakausli. Yan, yan. Doon yan sa sayad. Ngayon, kung halimbawa, hindi yan umikot sa spring niya. Halimbawa, kailangan kasi nakaganyan. Halimbawa, hindi yan umikot, nakaganyan lang. Hindi yan tatama doon. Kaya siguro hindi siya nag, ano, nag-ignite. Ngayon, i-connect natin to. Tapos ikutin natin pa ganun. Ganyan. Para ito, hindi na bumalik kasi sa sayad to rito. Itong dulo na ito ng spring. Sa sayad yan eh. Kaya hindi na yan babalik. Ayan, subukan lang natin ha. O baka may gear ng problema sa loob. Ayan, ganyan. Isasauli natin ng ganyan. Tapos, yung slot na yan, itatama natin doon. Yan. Tapos iikutin natin yung spring. Ayan, yun, nakagano na yung slot nya. Ngayon tatakpan natin at titingnan natin kung mag-ano na siya, mag-ignite na siya. Kapag hindi pa, baka may problema sa loob. Yan ang ating aalamin mamaya. Yan, sauli natin itong bolt. Karamihan talaga nakikita ko sa junk shop, mga bago pa. Siguro humina na yung apoy, hindi nila alam linisin. Kaya ayan, nagpalit ng bago. Ayan. Boss, nasa na yung nap niya. Subukan natin pihitin kung magkiklik na ba. Ayaw pa rin. Titingnan natin kung bakit. Ayaw pa rin. Ngayon, ang gagawin natin ay bubuksan natin tong ano, gearbox niya. Ayan. Ayan, alam ko na kung bakit hindi pa siya rin siya nagki-click. Kasi itong ating, ano, yung sumasayad sa kanya, yan, yung umikot-ikot na yan, yan. Medyo umurong papunta doon. Ngayon, ang gagawin natin ay itulak lang natin to. Medyo bumaluktot eh. Itulak lang natin ng screwdriver. Ayan. Medyo umangat na siya papunta rito nung tinulak ko pa ganun. Ngayon, subukan pa natin itulak ng kunti pa. Medyo bumaluktot eh. Ayan na, lumabas na siya. Ayan. Medyo kanina pasok na pasok eh. Ngayon, ibalik na natin tong ano niya, igniter niya. Ayan. Ito yung, dito yan sa sayad eh. Sa porsyon na ito para gaganon siya, iangat niya pa ganon, may spring, tapos kakalas yung spring, yung ating dito babangga rito, tapos saka mag-i-ignite. Ayan, ganon din uli yung slot na ito, itatama natin doon tapos pipihitin lang natin. Ayan, ayan, tatama natin yung slot, tapos ito nandito yung ano niya, yung dulo ng spring, pipihitin lang natin na papunta rito. Yan, para umikot yung ating ano, pinakarad nito na tatama sa kanya. Ayan, sasauli na natin, tingnan natin kung okay na ba.
Kapag hindi pa, itutulak lang natin. Ika, nasana yung ating bolt. Ayun. Tulak lang natin uli. Karamihan talaga hindi alam to sa ating mga viewers eh. Lalong-lalo na pag mahina na yung apoy, kahit na nakapull pa yung bulb niya. Hindi to alam eh. Yung iba, nalalaman din. Pero karamihan sa mga may-ari, hindi talaga alam to. Kaya sana nakatulong itong video nito sa inyo kung paano siya. Ayan, ayan na, nag-click na siya. Ayan. Kung napapansin nyo, nag-i-ignite na. Ayan. Nagkakaroon na siya ng ano, ng pinaka-ignite niya, yung nag-i-spark. Ayan. Ayan. Ayan, okay na. Okay na ito. Ganun lang. Pagka, halimbawa, matigas naman, dito lalagyan natin ng grasa. Dito. Kasi minsan, nag-i-stack up yan eh. Lagyan natin ng grasa dito. Yan. Kasi pag langis, pumapasok sa loob eh. Tumutulo siya. Kaya, mainam mo yung grasa. Para steady lang siya dyan. Dyan lang siya, hindi na siya papasok sa loob. Tapos ang gagawin natin ay sasauli na. Dahil okay naman na. Nag-i-ignite naman na siya. Ayan. Ang ganda na. Ayan. Sasauli na natin. Ayan na, naisalpa ko na. Naisauli ko na si lahat. Ngayon nilagyan na natin ang hose dito. Ayan. Galing sa ating tangke para maitesting na. Ngayon ibalik natin itong lagayan niya. Ngayon pipihitin natin ito. Nag-ignite naman siya. Ayan na siya. Ngayon yung apoy na ganyan dito, yung tinuro ko sa inyo dito kanina, yan, pwede nating pipihitin yan para gumanda yung apoy niya. Ayan. Ayan, pagka ganyan yung apoy, medyo maano yan eh, madilaw. Ngayon, pipihitin nyo lang to. Ayan, gumaganda na yung apoy natin. Ayan. Ayan, okay na. Ayan na, subukan nating lagyan ng kasirola. Ayan na. Ayan, maganda na yung apoy niya. Ayan, tapos hinaan lang natin. Ayan, okay na siya. Ayan. Subukan nating pihitin to na may kasirola. Ayan, gaganyan lang yung apoy niya, parang pula. Maitim yan sa kasirola eh. Kaya, sa mga viewers natin, ganun lang, pipitin nyo lang ito. Ayan lang mga guys, at sana may natutunan kayo sa aking video. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.